Hello, hello, hello. Welcome back to my channel, Leonardo Teguerto. Tayo po ay magluluto ng ito, tuna pasta. Yan po. At ang ating mga ingredients ay yan po, igigisa natin sa bawang, sibuyas, at ang ating ito yung pasta pasta sauce. Kamatis sana ang gagamitin ko kaso naka-frozen. So pang backup ko na lang 'yon. Unahin na lang natin itong mga nasa bottle. At siyempre ang mga seasoning natin, mayroon din tayong salt kung kailangan. Pwede rin patis. At ito naman grounded black pepper. At ito ay fried garlic. Ito naman light soya sauce. At syempre wala dyan yung olive oil. Dyan natin igigisa either olive oil or butter. Yan ang mga magagandang panggisa. So tayo po ay magluluto na. Pero bago magluto, hiwain muna natin yung ating tsukini. Tsaka papukuluan natin itong pangpasta. Yan po. So samahan niyo po ako mga kapatid at tayo ay mag-uumpisa na. Tayo ay magluluto ng zucchini pasta. Yan, palambutin muna natin itong ating pasta. Yan. Actually, itong pasta na ito, iba, kakaiba itong gagawin ko. Kaya, panuorin. Dahil ito ay igigisa ko kahit na mayroon tayong pasta sauce na talagang ready na. Pero pasasarapin natin lalo ang pastang ito kasi gagamit tayo ng ano itong yung tuna sardines na dalawang lata, tapos lalagyan din natin ng tsukene. Kaya ito ay igigisa natin, kaya niready ko na itong ito, may bawang tayo, kaya sibuyas din. And then, andun yung mga seasoning niya. So, yan. So, manood na lang po mga kapatid. Ito ay, itong pasta na ito ay lulutuin natin ng mga 12 to 15 minutes. So, depende kung makuha ng 12 minutes, kaya titingnan natin. So, maximum yan, 15 minutes luto na yan. So, habang pinalalambot natin yung ating pasta, hiwain na natin itong tsukene. Tuna pasta with zucchini. Ayan po, so nahiwa na natin yung ating pasta, ay ating pasta, ang ating zucchini. So i-ready na rin natin itong ano, ilalagay na lang natin sa tabi itong kwan, sibuyas, kasi igigisa ko. So alanganin pa
Matigas pa yung ating pasta. So, halu-haluin. Luto na yung ating pasta. So, i-drain na natin. Ayan po. So, lagyan natin ng malamig na tubig para hindi siya magdikit-dikit. Ayan, tama na po yan. Tayo po ay magigisa na. Alright. So, ayaan lang natin dyan na mag-drain. And then tayo po ay gigisa na. Kung gusto nyong easy way, kahit na wala ng mga gulay o kaya iba pang ricado, kasi yan kompleto na po yan. Pero gigisa ko dahil mayroon akong tuna. So, sunod natin po yung bawang. Ay, bawang. Nauna na yung bawang. Sibuyas na. Madali lang ito. Igigisa lang natin. Pag naluto yung gulay, isunod na lang natin yung pasta. Templahan na lang ng konting asin. Light to your sauce. Kunti-kunti lang. Kasi actually, templado na yung pasta sauce na ginagamit ko. Kaya ito, ginagawa ko lang para mas lalong malinamnam. Masarap, nalalasap, para hindi siya kuan, gagamit tayo ng konting tubig, mga kapatid. Ilalagay na po natin yung ating pasta. Ayan po. Kaya kunin ko yung kalahati. Kalahati lang ang lalagay natin. Ayan. Ayan, kalahati nga. Ayan o. So, hayaan natin kumulo siya hanggang mag-bubbles. Lutuin natin ng maigi din yung pasta. Huwag natin alalay lang ang init. Kung sakaling kulang yan, ay ubusin ko yung ano. Kasi mahirap naman kung sobrang marami yung pasta niya. Ay yung pasta sauce niya. Dahil ang pasta sauce na ito ay medyo maasim siya, lagyan natin ng sugar, brown sugar. Yan. Para magtimpla yung lasa. Ayun, mga 10 minutes natin na i-steam yung pasta sauce na yan. Para yung, kasi galing sa bottle. Ayan, pagka nag-bubbles na yan, kasi medyo 5 minutes pa lang, so gawin natin ng mga 10 minutes pa. Ay, 10 minutes, another 5 minutes para maluto yung yung sauce niya. Siya nga pala, ito lang ang tinira ko doon sa pasta sauce, kasi mayroon akong yung ibang klaseng pasta, good for good para sa akin lang, kaya itinabi ko ito para pang merienda ko pa. Lalagyan na natin ng isang kutsaritang ground black pepper. Yan. Kasi masarap ang paminta talaga. Tapos putburan ko ng seasoning din ito eh.
pandagdag ng pampalasa ba, light soya sauce, konti lang. Yeah, kaya ko nilalagyan ng light soya sauce yan kasi mayroon tayong gulay. Ngayon, ilalagay na po natin ang gulay, itong ating zucchini. Ayan. So, hayaan natin maluto yung zucchini. Maybe, five minutes. Tignan natin yung ating zucchini kung okay na. Ayaw ko naman ng durog yung zucchini kasi. Yan, medyo matigas-tigas pa ng konti. Mga 1 minute pa. Ngayon, lagyan natin ng konting parsley. Ito yung pinitas sa bakuran ba. Ito yung mga sinib ko na actually naisnuhan siya pero hindi siya nalanta. So ngayon, dahil nailagay na yung kailangan na ingredient, ito naman yung tuna. Inalis ko yung oil niya. Kasi oily na siya, ayaw ko ng oily masyado. Kasi may oil din itong itong tuna. Yan. So, ganyan lang, haluin lang natin. Hindi baling madurog, talaga naman durog na yan. And then ngayon, ilalagay na natin yung ating pinaka main ingredients niya. Yan. So bago natin ilagay pala, budburan natin ng anong pangalan nito, yung fried garlic. Budburan natin ng konti. Ito all purpose yung garlic na yan. Alam nyo ba kung napaka ganda sa katawan ng mga ganyan garlic. Ayan po, napakasarap ng amoy. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating main event, ang ating pasta. So, ilalagay na po natin. Ayan, ayun, nabigla. Ayan, tapos haluin na po natin mga kapatid. Ayan. Kailangan natin ng dalawang panghalo. Ayan po. Sarap. Ayan. Sarap na amoy niya. Haluin natin maigi para yung ilalim ay ma-distribute dito sa pasta natin. Ayan. Ayan po. So, i-turn off na natin ang init. Ayan, luto na ang ating pasta. So, ako po ay kukuha na ng para sa akin. Ayan.
Lagi siyempre, lalagyan natin ng ano, yung ating ayan. Ayan. Ito ang aking dinner. Hindi lang akin, lahat tayo mga kapatid. Dinner po natin ito. Ayan. So, ayan na po ang ating dinner. Ngayon, dahil mahilig ako sa parsley, lalagyan ko ng parsley ng konti. Ayan po. Ayan. So, ready na ang ating pasta. Kung ano to, yung pasta na with tuna and zucchini. Kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa aking pinakitang pagluluto ng tuna pasta with zucchini, ay huwag kalilimutang i-like, comment, and subscribe my channel. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalilimutang i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa susunod kong mga video. So tayo po ay kakain na mga kapatid. Ayan po. Ayan. Ayan. So, once again, thumbs up. Ayan. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ayan.